Good morning, guys! Alam niyo kung anong gagawin namin ngayon, this weekend? Ay, malalaman niyo mamaya, mga guys. It's fun. It takes for a while bago tayo makarating sa ating paroroonan. At ngayong umaga, gusto namin kayong itour ng aking asawa dito sa aming lugar. So, nasa ibabaw kami ng bundok at pababa na kami. As you can see, mga guys, makikita nyo maraming mga tanim na mais. So, obviously, maraming farm dito sa aming lugar. So, yung mga mais na yan, pag nag-dry na, mga guys, kanilang aanihin at ipapakain sa mga baka. So, kitang-kita nyo naman, mga guys, halatang nasa baryo kami. Anyway, gustong-gusto namin nakatira dito dahil ang after namin dito is tahimik at saka hindi lang yon. Ang advantage is nakakapagtanim ka ng mga gulay na gusto mong itanim. Kasi kaming mag-asawa, mahilig kaming magtanim ng gulay at syempre, hilig din namin kumain ng gulay. Anyway, dito sa aming mga guys ay talagang tahimik. Marami kang makikitang mga kahoy at saka mga farm at malapit din kami sa mga lakes. So, ang advantage ba dito guys ay parang private driveway mo lang dito. Bihira ang sasakyan na nakakasalubong mo. At hindi katulad sa city na super dami at hindi ko kaya yun dahil ko ay may nervyos. Kaya hindi ko kaya mag-drive na hanggang city talaga. So, dito lang ako sa baryo talaga. Anyway, dito sa amin ay masarap nakatira. Masarap nakatira dito dahil presko pa ang angin. Yes. At saka, maraming mga lake na pwede mong pasyalan. Kung summer, pwede kang mamingwit ng mga isda or kumuha ng mga kuhol. But anyway, hindi kami nakakape kaya daan muna tayo dito sa Stewart. So, malapit na kami sa aming paroroonan, mga kaibigan. So, itong gagawin namin ito ay every year namin ginagawa. So, anyway, nandito na kami at magpipick up kami ng scrap woods. Ito yung mga pinagkatingan nila ng woods na hindi na nila kailangan. So, binibigay nilang free. So, halos sa o, diba? Mayroon kang gagamitin. So, kung may free, ay siyempre sa mga pagkakulit. Kasihira na yan. Guys, marami kasing gamit ito eh. Kung may fireplace ka, kailangan mo ng kitlings. Kung mayroon kang lutuan sa labas, Filipino style, of course, at gusto mo makasave kang gasoline or gusto mo lang i-experience at hindi mo kalimutan yung mga ginagawa mo dati sa Pilipinas, ay syempre, kailangan gamitin mo yung kalan plus yung woods na pinick up mo. Ayan, hindi kami nauubusan, mga guys, kasi nga every time na may makita kami ay kukuha kami dyan.
ito ang aming unang ginawa ngayong Saturday nung nakagising kami. Early in the morning. Ayan, nagtigis na lang. Tapos, wala pang suklay. Sige, lumabas na kami kasi baka nga maubusan kami. Baka may kumuha. Kasi minsan marami din kumukuha ng mga yan. So, ayan. Ina-unload ko na mga guys at ang aking asawa namang pag-video ko. Ayan, teamwork lang talaga mga guys. At saka hindi sipag lang ang kailangan para tayo ay laging sagana sa buhay. Diskarte lang yan. Kasi tingnan nyo, New York kami. Pero ang aming gawain ay hindi yung ano lang. Simple. Saka siyempre dito kami masaya. At siyempre kung masanay ka talaga sa mga bagay na ganito ay hindi mo talaga may iwasan na din gawin. Saka siyempre diskarte lang sa buhay ito. Kahit saan ka lugar, kung marunong kang dumiskarte, siyempre mabubuhay ka. Saka nakakatipid ka sa pera. Alam niyo ba kung magkano ang bayad ng mga kinding sa pagbibilihin mo ay ang mahal. So kung may chimney ka talaga mga guys ay kailangan mo mga kindlings, lalo na ngayong winter dito sa amin. Dito sa New York is mahaba. So kailangan marami kang stocks sa bahay mo ng mga kahoy. So kahoy at saka kindlings. Saka syempre yung lutoan din namin, kailangan din namin maggamit ng kindlings para makapagluto kami sa kahit winter guys, kasi yung asawa ko yung naayos yung back porch, lalagyan na ng takip daw at saka ewan ko kung yun yung posto yun. Kaya maganda sa fireplace, saka yung dyan, saka lang may dito sa labas guys. Libre to mga guys. It's free wood. Ouch. Sinapa ni. Nalpas button, nagdani man pasen.